Hello, good morning. Hindi talaga kaya sa live as in. Mahirapan ako pag nag-live kasi pangit yung ano signal. Mahina talaga yung wifi dito, but anyway, it's okay. Hi, Miss Arlene. Breakfast and hi, Ma'am Ga. Hi. So, ayan po, this is very good and very useful announcement kasi ang team po ni Doc Mo ay magpunta ng Cebu on January 13 and 14 kasama si Ma'am Arlene. So, sa lahat po, if you are willing to travel na meron kayong chronic disease from Mindanao and Luzon, Ma'am, no? Pwede kayong... Meron sa Manila kami ng 11, 12, 15, 16, 17, 18. Ah, okay. Manila pala sila. Oh my goodness. Manila pala sila. Mas mahaba Saint yung Manila. Lang. Saan yung Manila, ma'am? Sa Legazpi Tower 300, harap ng PICC. Oh, well, anyway, ilagay ko na lang po dito yung Facebook page ng Jin Shaso at saka contact number ni Ma'am Arlene para doon na lang po kayo mag-inquire sa kanya, especially yung mga taga Manila. Ha? Kasi side trip lang ang Cebu. Mas mahaba pala yung time sa Manila. So, yung mga taga Visayas, taga Mindanao, this is your chance, especially from Cebu, January 13 and 14. Yung nakikita nyo na doktor na nagsundo sa amin from airport, nagpapakain sa amin ng libre, sa aming welcome dinner dito sa China, si Doc Mo Fing, ay makikita ninyo personal. So, what are you waiting for, mga taga Cebu? Punta na po kayo sa Mandarin Hotel in Archbishop Reyes, malapit lang sa Ayala Cebu Business Park, sa gilid po ng Quest Hotel, yung Mandarin Hotel, ha? Mandarin Hotel, saan, Ma'am Arlene, saan yung venue sa sa function hall ng Mandarin Hotel? Baka. So once again po, I am calling sa mga gusto pong yung alam niyo po, hindi ko nasasabihin, basta yung may mga gustong magpa-consultation na makita talaga personal si Doc Mofing na sobrang bait, wala akong masabi, as in, punta na po kayo sa mga taga Cebu sa Mandarin Hotel on January 13 and 14. Anong oras, ma'am? Basta punta lang sila doon, no? Punta lang po kayo doon and ano, pagkamutan, no? Alas 8. Yeah, sabi ni Ma'am Arlene ay they are trying their best from 8 a.m. So once again, punta kayo doon, ha? Huh? So ayan po, thank you so much. And sa mga taga Manila, huwag kayong mag-alala kasi mas mahaba pala yung time ninyo dyan. At ilagay ko na lang dito yung Facebook page ng Jin Shaso Hospital at saka yung contact number ni Miss Arlene para sa mga taga Manila na gusto ding magpunta doon sa consultation. Anong tawag yun, ma'am? Consultation or? Second opinion consultation. Second opinion consultation with Doc Mo of Jin Shaso Hospital. Magdala lang ng mga medical reports sa mga laboratory. So, ayan po. Dalhin nyo po yung latest medical records ninyo, latest laboratory ninyo para po sa, para po makita ni Doc Mo kung ano po yung kalagayan ninyo and masabi niya kung ano yung gagawin niya sa inyo. So, thank you so much, guys. And this is your opportunity para po tayong lahat ay gagaling sa ating mga karamdaman. So, thank you. At nandito na po kami sa Jin Shaso Hospital right here in the heart of Guangzhou City in China. Oh, my goodness. Okay, so, looking for more videos. Thank you so much, Miss Arlene and the rest of the Filipino. May mga Pilipino dito pero hindi ko pa pwede ipakita kasi baka ay for their privacy, no? And of course, yung aking sasta. My sasta, are you okay, sasta? Niha. Oh, di ba? Sishie. And then, huwag po kayong mag-alala kasi yung mga doctors, yung mga Chinese na doctors na nahagila po ng aking camera, ay wala pong problema. Nagpaalam po kami doon kung pwede pa po kaming kumuha ng video. So, walang problema po. Thank you so much sa inyong concern. And once again, sa mga taga Cebu, January 13 and 14, please don't forget the date.
January 13 and 14, Doc Mo and Miss Arlene of Jin Sasso Hospital in Gwangju ay magpunta dyan sa Cebu sa Mandarin Hotel in Cebu Business Park. It is a 2-minute walk from Ayala. And then, sa gilid lang po ng Quest Hotel, ang Mandarin Hotel. The venue for Cebu para sa second opinion consultation with Doc Mo Fing of Jin Sasso Hospital in Gwangju. Mga taga Mindanao, pwede na sila China. Yes, mga taga Mindanao. Oh, you have still a time. Kasi ano pa ngayon? So, thank you so much. Bye. Sige na, mahaba na dahil hindi na tuma-upload kung mahaba. Breakfast time. So, breakfast namin is corn soup. So, ayan po si Miss Arlene. Yan po yung sasagot sa inyo pag mag-inquire kayo about sa gamutan dito sa China. Thank you, Dai. Ay, nagkakao na niya mo pa. So, hintay ninyo mag-room tour. Mag-room tour ako dito sa room namin sa Jin Sasso Hospital of Gwangju, China for Jin Sasso Hospital of Gwangju University of Chinese Medicine. Yun pala yun. Kasi mamag-tour sa tradition. Mamaya na dahil pagkatapos ng treatment ko. Yun yung panghuli, no? So talagang wala kayong dapat ipangamba dito kasi yung mga rumors, yung mga hearsay na naririnig ninyo about ganyan, hindi totoo yan. Marami lang talagang tao na manluluko at maninira. So bakit pa tayo makikinig sa kanila? Unahin natin yung ano yung maitulong, yung the whole thing, ano yung maitulong ng mga Chinese sa atin, especially sa ating kalusugan, as in. And then, syempre, magtulungan tayong lahat at syempre, magdasal. Kasi yun talaga, wala tayong ibang magawa magdasal. Kasi yung mga doctors, mga tao lang din yun na ginawang instrumento ng Panginoon para yung kanilang mga natututunan sa kanilang pag-aaral ay mai-apply nila sa atin, sa sangkatauhan dahil. So, ganun talaga. At overall, ang Panginoon pa rin yung nagdedirect lahat. Kaya, yun. At saka, this is our third day here. Third day sa China. And so far, sobrang yung ano nila yung wala akong masabi. As in, taliwas sa mga nababalita dyan sa bansa natin. As in, grabe, ang babait nila. And napaka-accommodating pa. Though, language barrier, ganun talaga kasi Chinese. Pero ang kagandahan dito, gumawa sila ng paraan para makipag-communicate sa amin. Sila yung kumbaga, nag-adjust ba? And syempre, dahil dun sa technology. Kasi may mga cellphone sila. So like, for example, they have instructions na ipaabot sa amin. So, siyempre, hindi tayo marunong mag-Chinese. So, i-ano nila sa cellphone nila and then ipapakita nila sa amin at nang sa ganun ay magkaintindihan kami. So, di ba? Kaya, dasal lang tayo dahil na talagang malulunasan ang ating mga karamdaman sa pamamagitan ng mga tao na talagang willing and talagang magsakripisyo. Kagaya kay Doc Mo, alam niyo po ba kung anong ginawa ni Doc Mo sa amin? Talagang VIP treatment kami paglapag namin sa airport. Naghintay pa ng ilang oras si Doc Mo sa amin.
And then, nag-drive pa siya from mismong airport papunta sa ospital at pinapakain pa kami ng libre. Mm-mm. At saka yun, as in sobrang ano. Masasabi ko talaga na grabe yung kanilang dedication sa kanilang trabaho. Kaya, thank you Lord, may mga ganitong tao na handang magsakripisyo para sa amin. At talagang igagrab na natin to. Diba? So, thank you so much kay Miss Arlene. Yung, siya talaga yung talagang masasabi ko na angels from above. Together with Ma'am Idy. Yung si Ma'am Idy yung patient din na si Ma'am Arlene din yung guide. Actually, si Ma'am Arlene lahat ng nag-guide. Sige na, mahaba na to. Hindi na to ma-upload eh. So, ayan po, pasensya na po, talagang medyo may himahina talaga yung connection dito. Pero ganun pa man, sisikapin namin na makakontak kami on the outside world. So, kaya haba, iklian ko lang yung mga video ko para mabilis mag-upload. Thank you everyone. God bless.